At ngayong umaga mga katrivia, meron na naman po tayong panibagong bagyo na kinakaharap itong bagyong si Marcy. At ang tatamaan ang Cagayan, Isabela, parteng Quirino, pati na rin po dyan sa parte po ng Batanes. Ngayon, yun po ang ating kalamansi at po yung sili. Katatapos lang po natin ang ilang mga ulanan. Ito at nahaharap po ulit po sa ulanan uli. Buti na lang mga katribya, ito pong ating kalamansi. Matibay. Napakatibay po nito sa ating pong bagyo. Kahit na malakas po ang hangin, diyan mo maaasahan ang kalamansi. Magandang umaga po sa inyo mga katribya, welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? At eto, linis po tayo muli sa ating pong kalamansi. Hinawan po natin itong ating kalamansian para matanggal po itong ating mga agingay. At ngayong umaga mga katribya, meron na naman po tayong panibagong bagyo na kinakaharap itong bagyong si Marcy. At ang tatamaan ang Cagayan, Isabela, parteng Quirino, pati na rin po dyan sa parte po ng Batanes. Ngayon, yun po ang ating kalamansi at po yung sili. Katatapos lang po natin ang ilang mga ulanan. Ito at nahaharap po ulit po sa ulanan uli. Buti na lang mga katribya, ito pong ating kalamansi. Matibay. Napakatibay po nito sa ating pong bagyo. Kahit na malakas po ang hangin, diyan mo maaasahan ang kalamansi. Sasangal po yung kanyang mga bunga, yung kanyang mga sanga pagka maraming bunga, pero pagka hindi naman, hindi po siya masasangal. Kaya ang kagandahan po ng kalamansi pagdating doon sa kalamidad, matibay. Yan po ang ating maaasahan. Kaya lang, pagdating naman po mga katibay po sa tubig, mahina ang kalamansi sa tubig. Yan ang kanyang kahinaan, kaya ayaw niya nang nabababad sa tubig. Ito po yung ating kalamansi mga katribya na hinawan po natin ngayon. Yan. Tapos ito yung nalubog. Buhay po siya. Tapos meron po siyang mga putik. Dami na po ng bunga ng ating kalamansi. Di pa po tayo nakakapagpapitas. At marami na rin po yung ating reject. Magandahan naman po nitong ating reject ay naaalis na po siya. Madali na po siyang malaglag kumpara mo sa dati. Yan po yung ating bagsakang presyo itong reject na ito. Pero yung ating pong mga berde ay maganda po ang presyong aabotin niyan. Hinihintay-hintay lang po natin na bumilis ang bentahan ng kalamansi kasi nanatili po siya sa 700 to 800 yun pong magaganda nakuha po sa puno. Kaya naman ay hintay-hintay na natin. Total, nag-abang na rin naman tayo. Karoon na po tayo mga katribya po ng experience na hihintay natin sa kalamansi. Talagang hindi po nawawala na meron pong reject. Kagandahan naman niya, pagka po merong reject, nahahabol na rin po sa ganda ng presyo. Pero yung mga maagang magpapitas, mga katribya, hindi na po nila maaabutan ng magandang presyo. Kasi ubos na ang kanilang bunga. Pagpapalaki na uli silang panibago. Ito na po yung ating nahawan. Kaya tinatsaga lang po natin na ito ay ating linisan para pagkapinitas po ng ating mamimitas maging maayos. Ayan, dami na po ng ating reject. Wala naman pong presyo ang reject. Sa kabanatuan, 150 hanggang 100.
ang ganitong mga reject. Pagka yung ganitong mga pongkan, ayan, wala na rin pong halaga ito. Ay, mas mabuti na makakuha natin sa kalamansi, mapataba. Ayan, pagka po tayo nakapagkapitas ay makakabahagi tayo sa ating mga kababayan. Pagka ating napitas po yung reject, yan po yung ating pamamahagi. Pero ngayon habang hindi pa po tayo namimitas, linis-linis muna tayo sa ating kalamansian. Baka magkaroon na po tayo mga katribyo po ng ahas eh. Mahirap na. Kaya nilinisan na po natin. Siyempre, para din naman po mahirapan po yung magnanakaw, malinis. Para at least masaya ang kanyang pagnanakaw na gagawin. Umisang ganun talaga eh. Kung alin po mga katribyo po yung malinis, yun ang kanyang tinitira. Yun naman po ang kanyang pinipitas. Ayaw niya rin ng marumi, masaya lang pa mga hinayupak. Nanako na lang eh, gusto pa yung malinis ang mga hinayupak. Tapos ayaw pa nila ng dilaw. Gusto nila mga berde. Lalo na yung mga batang berde. May dami niya pong bunga. Marami rin po tayong pang December. Ayan o. December po natin yan. Ito nga kung gano'n naman katataas po yung ating dinadumuhan. Dito po kasi natin ito yung herbicide. Gaganyan na po katataas. Tatamaan na po yung dahon ng ating kalamansi. Wala pa. Ginagawa natin dyan. Binababa natin siya manual. Pero i-spray natin siya na mataas ang pito ng bomba. Delikado po sa kalamansi po ninyo. Lalo na pagkabata. Ano? Kaya pag pinapitas natin ito, yung pangkatapusan ng November, makukuha na. Sarap po. Napakaganda. Ang ganda ng bunga. Kaya yung magnanakaw, tululaway. Mahanap siya ng maganda-ganda ang bunga na kanyang makakawatan. Kasi sa amin dito, naubos na po yung mga bunga ng ating kapitbahay. Kaya natira lang po yung sa aming magputol. Di pa natin po pinapipitas. Dahil naghihintay nga tayo na magaganda-ganda pong presyo. Nga rito, ito yung bunga ng ating organic kainam. November, December, meron tayong mapipitas. Ayan, nangingitin po sa bunga. Hindi pa po tayo nakakapagsabog ng abono dito ng organic. Latest po natin sabog dito. Buwan ng July. July, June, July, August. Ayan pala. Nung August ng ulanan, nakapagsabog po tayo ng ating abono. Yung purong organic na. Ayan na. Gumanda po ang ating kalamansi. Yan po yung naging resulta ng ating tataba. Alam, wala pa po ito sa market. Malay natin. Merong mamuhunan nakarating sa inyo ng tataba organic sa inyong lugar, Visayas, pati na rin sa Mindanao. Kaya lang sa shipping, medyo mabigat po kasi ito. Kaya malaki-laki po ang magagastos kapag papadala po sa shipping. Lalo na kung bulto-bulto po siya. Ayan. Ayaw kalamansi natin. Ayan, sulit na sulit. Yung isa nating lugar po ang tinira po ng kawatan. Eh, ganoon po talaga. Hindi naman talaga po mawawala po yan. Pero kailangan lang talaga siyempre pagbabantay. Pagka nalingat po yung may-ari, automatic yung kawatan po ang sasalisi. Kaya nangyayari, kawatan na lang po yung may-ari na lang ang binabantayan. Kaya ginagawa po natin siyempre secret dahil maturugan tayo
Alam mo naman po ang mga kawata, una pa silang nanonood dito pong ate pong vlog. Tsaka yung ang gusto lang po ay yung mambash, manginis. Yanan natin sila. Yun ang kanilang kaligayahan eh. Yung ba ayaw mo na't napaligayan mo yung taong basher doon sa ate pong vlog. Tsaga-tsaga mga katribya. Meron eh, may nagbash po sa atin eh. Nung nag-vlog tayo na binahayong kalamansi. Mabuti binaha ang kalamansi mo. Tuwa-tuwa siya pagka binabaha yung kalamansi. Walang natin, baka ako yun ang kanyang nasa puso. Doon siya maligaya, suportahan na lang natin. Mapasaya mo siya sa pamamagitan po ng kanyang pagbabas, maligaya na siya. Nakapagpatuwa ka ng tao. Okay lang po yun. Sa tayo, ano man po ang dumating, mayroong kawatan, walang kawatan, anong presyo ang ibigay, biyaya, mapitas, yun yung binigay ng nasa taas. Dapat nating ipagpasalamat. Kaya, tsaga-tsaga lang sa ating po mga ka-farmers, mga magkakalamansi, kung medyo matagal po ang pag-angat ng presyo, hintay lang. Talaga pong ganun, dahil siyempre, nuubos muna po ang mga daksa. Pagkatapos na yung upper ng daksa na yan, daksa, dyan naman po yung pagtinag. Actually, yung 700 to 800, hindi na po masama yan. Okay na po yan talaga. Kaya lang, siyempre, nandito na po tayo doon sa dulot. Naghintay na, hintay na po natin na mas maganda ang presyo. Para po noon, maging maganda po yung maging benta natin. Para maging maganda rin naman po ang benta ng magnanakaw. Masarap nga naman pitas yung pagkamataas ang presyo ng kalamansi. Kaya, ganon. Ilang naman ang masasabi natin sa magnanakaw, sana, yun po yun ang Panginoon ng puso nyo at magbago. Para nun, nung sakali man, na mahinto na yung kanyang pagnanakaw, di na siya mahuhuli, di na siya makukulong, ano pa man ang gagawin sa kanya na may-ari. Di natin malalaman kung ano magagawa sa kanya na may-ari. Di man ako, yung iba, di natin alam, di natin hawak ang kanilang kaisipan. Ang pinaka-the best doon, magbanat ng buto. Maghanap buhay ng marangal, maayos, magpawis, magpagod. Hanap buhay na marangal, hindi illegal. O paano mga katribya? Yun lang at mamaya na po tayo lulusong sapagkat mainit na. Wala sonsi na rin. Kailangan na po natin munang mag-almusal. Di pa po tayo nakakapag-almusal. Sabay na po yan. Almusal tsaka po ng ating tanghalian. At balik na lang po tayo. Siyempre, kung anumang oras yun, secret. Para dun po sa ating mga tulongkes. Ano, God bless po sa inyo lahat. Kita na po tayo po bukas. Bye-bye.
sasabay ko rin ha. Sabay, sabay ko. Ito po. Magkano po may dadagdag? 900 na yun. Ayan, nakakuha na po tayo. Pinahatak po sa 6x5 ito ang ating dalawang sasakyan. Matindig grabe ng putik. Kung hindi naman, eh, dito tayo matutulog. Kaya napag-uusapan natin po yung 6x5 para mahabot mahatak po itong ating dalawang sasakyan dito sa Bulacan. Grabe pala ang putik to. Pagka putik ay talagang yung sasakyan ay beast-type. Kailangan magtulog pareho para at least makahabot magiging putik. Tayo kasi dito ng malakas na ulan, buhos, tapos magulang.